ating asawa of W now is one broad dealer, isa lang din siya. 18 years old ako, nag-start ako magtrabaho sa Singapore. Wala akong kaalam-alam, but I'll try my best na maibigay ko, matulungan ko ang pamilya ko. Akala ko pag nag-abroad ka, matutupad mo na pangarap mo. Okay lang naman mag-abroad kasi natutulungan mo mga ang pamilya mo financially. Bilang OFW, sumasahod tayo ng Quincenas katapusan. Pero minsan, sa Quincenas katapusan na yun, wala nang natitira sa atin eh. Nung 2 years contract ko, kala ko, sabi ko, sapat na yon para makaipon. Pero another 2 years, parang, hindi pa rin, wala pa rin. Hindi ko pa rin natupad pangarap ko. So sumunod, another 2 years and 2 years and 2 years, parang, naubos na yung time ko sa abroad. Wala na akong time sa sarili ko. Yung bang naging pinagpatuloy ko na lang ang pagiging breadwinner, which is na dapat pala may sarili din ako na kailangan ko rin magkaroon ng pamilya, kailangan ko rin mag-enjoy habang bata pa. Nung may nag-introduce sa akin na gusto mo mag-WAMRO, hindi ako nagdalawang isip. Tinaray ko agad siya, tapos nakinig ako sa mentor ko, sinabi sa akin na gusto mong maging leader sa Singapore. So, ginarap ko yung opportunity na yon, kahit wala akong idea kung anong gagawin. Ang ginawa ko lang, learn, listen, at gawin kung ano yung ginagawa nila. Paano ba ako nag-start sa WAMRO? Paano ako naging nag-prospecting? Actually, nagsimba ako. Nagdasal ako, humingi ako na, oh Lord, guide me. Nandito na ako, igagrab ko to, whatever it takes, gagawin ko to. Kasi ito yung hiniling ko eh, opportunity na lagi ko sinasabi na bigay mo sa akin. So, si Park Alma de la Cruz Parada, siya yung una nag-paint sa akin. Na-meet ko lang sa church. Nagkangitian kami, nagkakwentuhan, nag-add sa Facebook. Tapos, shinare ko sa kanya ang WAMRO. Nag-join siya sa WAMRO kasi gusto niya magkaroon ng negosyo. Gusto niya magkaroon ng extra income. Kahit na ayaw ng asawa niya, pinush niya pa rin ang sarili niya na, gawin niya ito hanggat na magkaroon kami ng, makabuo kami ng team sa Singapore. Hindi lang sa Singapore, kundi sa iba't ibang bansa. Nagtulungan kami, nagkaroon kami ng joint force. Kasi iisang pangarap namin eh, gusto namin matupad eh. Bakit hindi namin gawin na magkasama? Actually, isang high school graduate lang ako. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng team sa iba't ibang bansa. Spain, Thailand, Hong Kong, Dubai, Middle East, Doha, Qatar. Hindi ko ba naisip na sa WAMRO, may mga ability pala akong nagagawa. May knowledge pala akong na pwede kong i-share. Pwede ko palang matouch yung puso ng ibang mga OFW. So, ang laking impact na tulong sa akin ng pagiging isang WAMRO dealer. Dahil marami akong nalaman, marami akong natuklasan, na mga kakayahan na pwede kong magawa. Every Sunday, nag-gather kami, nagkikita-kita kami, nagsha-sharean kami. Tinuturuan namin ang bawat isa kung paano gagawin ang business na ito. Dumating din time yung bang pumunta ang mentor namin sa Singapore para ma-meet namin, para i-introduce din sa amin ang WAMRO. Dahil, syempre, kapag OFW ka, nandun ka sa Singapore, hindi kami nakaka-attend ng meeting sa Pilipinas. Pero this time, yung effort ng mentor, ng mga upline sa Pilipinas, ginagawa pa rin nila, nagbebiyahe pa rin sila, Manila to Singapore, para lang malaman nila na suportado nila kami. Tinutulungan din nila kami to improve ourselves para ma-share at i-continue namin gawin ang sinimulan namin. Kali nga, nag-e-enjoy na yung bawat isa tuwing Sunday. Nagkakanya-kanya kami ng boom, business opportunity meeting, nagpo-prospecting. So nakikita mo na nag-step out ang bawat isa. Tapos at the end of the day, bago magsiwi, nakikita kami sa isang lugar para mag-remit ng pera yung mga tao nagpa-member. So kahit na ganun kabisi kami, may time kami mag-gather para mag-say hi, hello, o may pay-in kami, okay, kamusta ang business?
ganun ang ginagawa namin para at least malaman ng bawat isa na andun yung concern, andun yung feeling, oh, natapos ang araw na ito na productive. Andun yung feeling na masaya kami, uuwi kami, mag-start na another day sa Monday, nang may ngiti sa labi, hindi puro problema, kundi positive. After 15 years working as OFW, ngayon ko lang na-feel na, ah, tama na ito, mag-end na ang buhay ko bilang OFW. I need to start another page of my life being as a networker. Kasi alam ko kaya kong magawa, alam ko magagawa ko yung ginagawa ng mga leaders ko eh. Na pwede kong matupad ang pangarap ko, ipagpatuloy ko lang ang ginagawa ko sa WAMRO. Simula sa umpisa hanggang ngayon, ipagpatuloy ko lang. Alam ko after 1 year matutupad ang pangarap ko. Malaking pasasalamat ko kay Lord kasi nakita ko yung malaking opportunity na alam ko na magagawa ko at dito matutupad ang pangarap ko. At lalong-lalo na sa mga mentor, sa mga leader na walang sawang nagtuturo, nagbibigay ng mga ng pag-asa sa katulad ko na pwede tayong mag-level up, pwede nating magawa o matupad ang ating mga pangarap, mga bagay na kala natin hindi tayo magkakaroon, pwedeng-pwede. Kayang-kaya, magtiwala lang. Kung isa kang OFW o high school graduate na naghahanap ng opportunity, another opportunity para at least matulungan mo ang sarili mo habang nasa abroad ka, try mong mag-WAMRO. Open mo lang ang isipan mo na merong opportunity na hindi mo nakikita pero nandyan lang. Nagsasabi sa'yo pero ini-ignore mo. Minsan kailangan itry natin eh para masubukan natin kung kaya natin o magagawa natin ng isang bagay. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Kung nanonood ka ngayon at naghahanap ka ng opportunity na katulad ko, magkaroon ng pagbabago sa buhay, subukan mo mag-WAMRO. Nandito lang kami. Ang team, susuporta sa'yo, tutulong sa'yo, giging kasangga mo dito sa laban na to. Sa pangarap mo,